Welcome back to my channel. Hello guys, welcome back to my channel. So we are here at Tingasa Rosara Integrated School, and today we are going to harvest some of the vegetables na dito mismo tinanim, dito po sa gulayan sa paaralan ng Tingasa Rosara Integrated School. Okay, so let's start. I have here Ma'am Elaine, siya ang aming focal person sa gulayan sa paaralan. Hello, Ma'am! Hello, everyone! Okay. Kamusta po kayo? Yes. So, ngayon po, kami ay mag-harvest. And then, so, pagbebentahan natin. Kasi, ang school po namin ay sasali sa best gulayan sa paaralan. And one of the criteria is to have, ano, Ma'am? To have an income generating okay. From the gulayan itself. Okay, so with that, kailangan naming mag-harvest para meron kaming maibenta para magkaroon kami ng points sa criteria na income generating ang aming gulayan sa paaralan. Okay, let's go! Okay, so meron kami mga bilao. At ano yan, Ma'am? Meron pa siya, special scissor para sa ating mga halaman para hindi siya ma-stress. Yan. Oh my! Na-stress ang halaman! Yes, na-stress siya kaya dapat gagamit tayo ng tamang tools para sa kanya. Okay, let's go! Saan tayo dadaan, Ma'am? Okay, dito na. So, unahin natin ang sitaw. Okay, so let's go! Look at our gulayan sa paaralan. Yes, okay, so mag-start tayo sa... String beans. Or sitaw. Kung meron ng magulang. Ito hindi pa magulang. Ah, hindi pa. Not yet. Ayun. You. Look. Yes. Yan. Wow. So, pag wala na siya, tuyo na yung dulo niya, pwede na siyang itasim. Okay. Ito ang kanyang... So, may proper way pa pala para hindi ma-stress ang ating mga plants. Yes. Yes. Kasi para hindi madali yung... Look! Meron na tayo dito ang old. So, meaning, yan yung pwede natin gawin? Binhi. Yes. Pero, kahit trivia, kailangan pag unang bunga, hindi ka nagpapabinhi. Kasi madaling tatanda ang sitaw. Wow! Another kaalaman. Thank you, Ma'am. Dapat hindi siya nagbibinhi. Ayan, ito. Yes! Oh, look at that! Magkano ba ngayon na sitaw? Parang 3-5. Super dami niyang bunga. 3 piraso, 5 piso. Ang gulayan sa paaralan ay napakagandang income generating project ng school. Okay. Samahan nyo kami hanggang sa ibenta namin to sa mga teachers. Ilalako namin. Sana bumili sila. Ang pagbibenta namin is 3, 4, 5 pesos. 3, 4, 5 pesos. And actually, ako mismo bibili ako niyan. Kesa naman sa bumili ako sa palengke. At least this, sigurado ako na very, ano ba? Very organic. Kasi, Synthetic fertilizer. Yes. Organic ang ginagamit ni Madam. Ito, baka gusto nila. 3 piso daw ang isa nito ngayon, pero hindi pa natin pwedeng kuhanin. Ang Taiwan chili. Taiwan chili. Super dami. Sobrang namumutok mo ang kanya. 3 pesos each sa market. Pero ang dami namin. Ito, kung ilan, hindi namin mabila kung ilan 3 piso. Sobrang dami. Yeah. Look, Taiwan chili. Taiwan chili, 3 pesos each sa market. Ito po yung nilalagay sa Loming Batangas. Okay, so yun. Imagine, kung lahat ito is 3 pesos, gaano karaming pera ang makokollect ng Tingasa Rosara Integrated School, gulayan sa paaralan. Wow! Dahil napakamahal na sili. Yes! So, sa balita... Ilang puno ba tayo meron? Isa? Sobrang dami niya. Dalawa. 3 puno na hitik sa bunga. Yes, meron tayong 3. 3 puno na hitik sa bunga ang ating mga Taiwan chili. Okay. Okay. The ternati. Okay. So here, meron rin kami dito, siguro marami sa inyo ang hindi aware sa ternati. Or, I think this one is blue ternati. Blue ternate. Blue ternate. So look at that. Okay. Yan. Blue ternati. So napakaganda po niyan. Ito po ay, kumbaga sa malunggay at saka sa puno ng niyog. Mula
mula buto hanggang bulaklak ay may purpose. Okay. Actually, fan ako ng blue ternate. Si ma'am ang nag introduce sa akin yan. Ginagawa namin yan pinang husband ko para maging healthy kami inside and out. Kasi ikaw, napakaganda. Ikaw mamang mamitas kung gusto mo para ano. Okay, so ako ang mamimitas. So yes, para magkalaman naman ang bilao ko. Wow! Look at this one! Blooming! So ma'am, okay lang ba na ubusin talaga lahat ng mga flowers? Mas maganda kung ubos dahil everyday namumulaklak siya. So pag hindi mo inubos, kukunti yung bulaklak niya the following day. Kaya yun ang, yes, kaya dapat, yan. Ito yung nag-bloom last time. Oo, nag-bloom. Tapos hindi siya susundan hanggat may bulaklak na nakapatong sa kanyang vines. Meron pa tayo dito. Sa Davao daw, alam niyo kung magkano yan sa Davao? 2 piso ang isa. Oh, sa Davao, 2 pesos each. Sobrang dami at ang cute niya. Yan. Tsaka yan ay ano, yan ang, kung merong only rice, meron tayong only flower na punong-puno ng benefits sa ating katawan. So pwede ba kayong magsabi ma'am nung mga nakuha niyong benefits dyan, dahil isa kayo sa mga umiinom ng gluten? Yes. So, pag iniinom ko to, parang alternative ko siya sa coffee. Okay, sa halip na nagko-coffee ako, ito na lang yung ginagawa kong tea at nakakasarap siya ng tulog. Yes. So, very positive po ang impact sa akin ng blue ternate. Meron pa tayong mga pechay, pero sabi ng ating yes, mayayabungin pa daw ng pero marami ng meron pa tayong pechay. Okay, actually, yung principal namin is bumili na ng pechay. Okay. Hello, Sir Falcatan, Sir Jeremy. Shout out sa'yo. Ikaw ang una namin customer. So, mamaya, magbabayad siya. Hindi pwedeng hindi. So, kailangan magkaroon ng income ang ating gulayan sa paaralan para magkaroon tayo ng points. Para tayo ang best gulayan sa paaralan. Tayo siguro ng worth 10 pesos muna. Yes, ma'am. So, usually, ma'am, ano yung mga pwede natin gawin dyan sa, ano, mustasa? Petchay. Petchay. Oh, yan yung nilalahok sa mga nilagang baboy. Yes, nilagang baboy. O kaya ay ginisa sa ginisang sardinas. Yung manghang para talagang panalo sa pagkain. Look at that. Yan, ang ganda po ng petchay natin, oh. Sukot mo. Very healthy ang pechay natin since they are all organic. Yan. We really use organic fertilizer. So, ibig sabihin, walang uod. At dahil walang uod, hindi ibig sabihin gumamit tayo ng synthetic fertilizer. Dahil may katabi siyang mga halaman na nagtatanggal ng mga insects sa gabi. Parang nagbubugaw. Uh-huh. So, yun. Dapat kasi may mga ganun tayong halaman katulad nung yun, yung mga marigold natin, yung mga sili, yung mga luya. So, yun. Yung mga fumes nila, yun ang napupunta sa ating mga halaman. Kaya umiiwas yes, yung mga insekto. Look at that! Wala kang makikitang kahit isang butas! Oh, yan, pumunta ka sa palengke, puro butas! Oo, kasi na yellowish pa! Ay, look! Very green leafy and walang kabutas-butas. Piling ko ako ang bibili ng pechay. Ito ay pwede na po ito sa 5 pesos. Napakamura! 5 pesos po ito kasi hindi natin pwede putulin yung mismong puno kasi sayang naman yung mag-sprout pang parts. So, selected lang po dahil ito naman ay malutong pa. At yeah, manamis-namis! Yes. Oh my! And then look at this one. I think this one is peanut. Ayan, may mga mani. Kakaiba, di ba? May laman na yan. Wala pang bulaklak. Ah, okay. Meron din tayong labanos. Oh, may labanos. Labanos, mustasa. At ito yung mga seedlings ng mustasa. Ito yung mustasa. Seedlings ng mustasa. Yan. Look at that. Yan ang kasunod ng pechay pag hinarvest. Ah, so ibig sabihin, hindi pwedeng magkasunod na pechay? Pwede naman, kaso masyado nang masikip. Okay, so yung spacing kasi ang pagtatanim. Mm. Isang dangkal ang pagitan pag green leafy vegetable. Okay, thank you ma'am. How about this one? Bakit sobrang daming look? May nakikita ba kayo dyan mga nasa loob ng bags? Ah, ito naman yung tinatawag nating okra. Ah, okra, very ito, healthy yan. Okra, and then yun,
sitaw. Yan. Sitaw po yan. Yan. This one is sitaw. Yan po yung mga pansunod natin dito sa mga bakante. Sa mga, yan po yung mga sitaw. Sitaw po ito. Para po dyan sa bakante, ma'am, na ano. Na mga, ah, okay. Yan po sa kabilang side, may bakante po tayo. Diyan po natin itatali. Hmm. So, yon. So, mean to say, continuous talaga ang gulayan sa paaralan ng Tingga sa Rosario Integrated School. Hindi lang ito ngayon or kung kailan maisipan. Even pandemic, look, meron na kaming na-harvest. Meaning to say, diretso. Tanim natin ay panahon ng pandemic na itanim. Oh. Pero hindi namin sukat akalain, wag kaka-pandemic. Kumbagay, season talaga ng pagtatanim, yung time na yon. Tapos ngayon siya ngayon siya talaga productive dahil walang masyadong nambubulabog ng mga bata. Kasi pag may mga bata, naglalaro sila ng basketball, natatamaan yung puno. Okay. Nasisira yung halaman. So, yun. So, dahil hindi masyado na i-stress yung mga halaman, talagang nakakalago sila, nagiging malago. Ito pa, sili rin yan, ma'am. Yes. O, mga sili. So, since mahal ang sili ngayon, so, sinigurado ng Tingga sa Rosario Integrated School na ang mga teachers and parents, students ay hindi magkukulang sa sili. Ayan, mga sili po yan. Okay. So, ano ma'am? Doon naman ang talbos ang kamote natin. So, may mga teachers kanina na nag-request na bibili rin daw sila ng talbos na kamote instead na bumili sila sa palengke. So, i-cater din natin yon. Sayang naman. Look, ang ganda-ganda naman ang aming talbusan ng kamote, sobrang lago at sobrang dami. Look at that. Lahat po yan ay talbos ng kamote. Ano bang gusto niya yung mura? Yes, mga mura. Ano bang source ng talbos? Ayon, pagka kumain ka daw nito, para ka na rin uminom ng gatas. Yes, naaalala ko ma'am, nung ako ay high school, college, siyempre pag nag-aaral, medyo napupuyat ka. Anemic, low blood. Yan lang yung pinapakain sa akin ng parents ko. Talbos ng kamote. Oo, tsaka ito yung ano, hindi siya maarte. Sabi nga ni Mama Moto, yung isang chief ng SGOD. Tama. Opo, chief ng SGOD si Mama Moto. Kung magtatanim kayo ng halaman o gulay, yung siguraduhin yung nakakain ninyo. Huwag kayong magtatanim ng hindi nyo kinakain. Kasi sayang yung effort, sayang yung time, sayang yung space. So, ito pong talbos sa kamote, lahat naman po tayo kumakain. Kaya, pinaka the best po itong itanim, pangalawa ay hindi siya alagain. Yes. So, I think hindi talaga siya inalagaan. Look, very healthy at napakaganda ng mga suloy niya. Saka, pangalawa, wala rin stray animals dito. Walang ligaw ng mga aso, tsaka mga kambing na kumakain ng mga talbos ng kamote, ano? Nananalbos din kasi yung mga yun eh. Oo. Pag wala silang makain sa kanilang bahay, edi sila ay pupunta sa kabilang bahod. Yan. Ito dati mamay bakanting lote. Okay. So, dati siyang vacant lot. Ngayon, very productive kasi ginawa namin kamotehan. Okay. So, yan ang aming gulayan sa paaralan. Very, very... Ito kaya, ma'am. Diba nabili ka naman sa palengke? Sa yes. Mo, magkano na kaya ito? 10 pesos na po yan, ma'am. Ah. Kung sa palengke ko siya bibili. Oo, kasi medyo... Yung iba kasi maliliit. Pero pwede pa naman. Ayan. Itong... Pwede naman kayo gumamit ang ibang scissors. Ito lang kasi, siyempre, dahil nag-ano tayo sa agriculture. Yes. Nga pala si ma'am is... TLA teacher. So, kaya siya lagi yung in charge dito sa mga gulayan sa paaralan. And I think, nag-enjoy naman siya. Oo. Ang aking trivia, pagiging agriculture, hindi po ako inborn na marunong magtanim. Dito rin po ako sa DepEd, natuto magtanim. Oo. Kaya lagi ko sinasabi sa mga teacher, hindi po ako natulad ng iba na marunong magtanim. Kasi ako yung laking Manila. Wala naman po lupa sa Manila, puro building. Nung napunta po kayo dito, yes, I think pwede na natin yung pagbili ng 20 or 15 pesos. Pwede na siguro. Sige po, okay na po yan ma'am, look. Yan, ang dami natin. Yes. So yan na po ang nakuha natin sa atin. Actually, hindi pa po yan tapos, kaya lang baka po
marami na to at hindi na or masayang. So, kukuha na lang po ulit if ever na may teachers na gusto pa po ulit mag-uwi. So, meron pa po kami dyang papaya. So, punta po tayo sa mga iba pa pong parts ng ating gulayan sa parang. Meron pa tayo doon ano. Ma'am, parang nalimutan mo ang ating ay, sitaw, sitaw! Medyo mainit! Yes! Okay. So, actually, ituturo ko sa inyo yung kondol, patola. Ah, oo, tama. So, ang dami naming kondol. Actually, nung isang araw pa to, walang kumuha ng kondol. Why? Because walang may alam kung paano lutuin. Okay, actually, inaamin ko, may isa akong kondol. Nasaan? May isa akong kondol na sino, basta may nagbigay sa akin. And then, dinala ko nga naman. Actually, nasa amin pa siya kasi hindi ko alam kung paano siya lutuin. So, nag-search ako sa YouTube. So, kondol candy. Okay. Hindi ko pa rin alam. Meron din tayong kung paano magkuro na. Yun, ma'am, si kondol. Ang dalawa. Yes. Dalawa, oh. Yun, may kondol pa doon. Meron pa doon. Tatlo. Kaso, hindi ba, ayun, oh, tatlo pa siya, oh. Nakikita nyo ba yung kondol? Yan, tatlong kondol pa yung natira. Dahil hindi na magkasya sa lalagyan. Yes, hindi na, nakikita nyo, hindi na kasi siya magkasya doon sa lalagyan. That is kondol, 1, 2, 3. Para, sige, ayun. Ay, baka sarado. Hindi ko tayo dadaan. Okay, sige ma'am, dyan tayo dadaan. Meron pa ba ma'am tayong pupuntahan? Meron pa, doon sa likod. Kaso, ano pa lang siya, parang preparation pa lang sa planting. Okay lang yun. Okay, so gusto ko rin ipakita sa inyo ang calamansi. Ito po ay likod na ng canteen namin. Can you imagine? Pati mga likod-likod, basta may vacant lot. We are very into planting. So very talented po ang aming mga TLE teachers dito po sa Tingga Sarasara Integrated School. So yan, meron po kami dyang calamansi. Yes. Yan, dito ma'am. So, eto na yung mga na-harvest namin na kondol. So, you can comment down below kung ano ba yung mga pwede namin magawa dito sa napakarami namin kondol. Okay. Yan, sobrang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 pesos po ang isa nito. 17 kondol. 20 pesos, PLPC na lang, kayo na lang kung bahala. So, kung gusto nyo po, you can comment below kung gusto niyo po ng kondol at very fresh po yan. Nakatulong na po kayo sa paaralan, naging healthy pa po kayo kasi 100% sure organic po yan. Okay? So yun. Meron pa tayo. Let's go. Sir! Sir, wala! Come here! So, ito naman yung mga nursery ng ornamental. So, this one, ito po yung ornamental plants po dito sa Tingga Sorosoro Integrated School. Hindi pa kasi namin. So, yan. Dati nakatanim dito yung passion fruit. Yung ma'am, what's that? Yeah, the red one. Yung mga pula pong yan. Yan yung tinatawag na pepinito. Pepinito? That's new to me. Maliit na pepino. Pero hindi ko alam po paano siya kinakain. Sabi niya yung iba, kinakain daw yan. Pero ayaw ko kumain, hindi kasi ako pamilya. This one is pepinito. Yan. Ano yan? Ano yan? Hinog na. Ngayon lang ako nagkita nito at nakarinig. Okay? So, merong green, red. So, nakakuha ako ng isa. Kasi ano na siya? Hinog na siya. Ah, hinog na pwede siya. Pwede na siya itanim. Ang kinakain niya na yung green. Ah, this one ma'am? Oo, pag binuksan mo siya, para siyang pepino. Ah, so nakakain siya ma'am? Nakakain, pero hindi pa ako nakatry. Yung mga taga ibang lugar, kinakain daw nila to. Ayan o, para siyang pepino ang buto. Oo, kakaiba ma'am. Mas, may pepino din siya, wala siyang amoy. Ay, amoy pepino rin. So, pepinito. Pepinito. So, ngayon lang tayo nakita nito guys. Okay. Pipinito. So, isama natin dyan ma'am para... Yes. Pipinito. At saka meron tayong mga different ornamental plants. Ma'am, anong tawag dyan? Ito yung papua.
Papua. Okay. So, yung mga plantitos and plantitas. Ito yung pinagamit kapag may kasal, yung nasa ibabaw. Oo. Oh. Tapos may mga garnish siya. Ito yung pang garnish niya. Tapos may mga bulaklak. Ito yung nasa gilid. Yung kulay green na pom. Di ba may ganito sa mga ilan-ilan? Ito yes. Yun. Ma'am, parang yan yung mabenta ngayon. Yan yung isang yan? Ah, ito naman yung tinatawag na ano. Ito yung parang money tree. Ah, money tree siya. Nakikita ko kasi yan sa Facebook, sa mga plantitas. Lucky plants to. Lucky plant nga yan. Lucky plant. Ito yung babae. Kasi may lalaki nito, bilog. Bilog ang babae. Ito ay babae. Ang lalaki ay patunis. Yun ang ibang namumulaklak. Namumulaklak siya. Oh, meron pa rin dito mga kamote. Kasi ano ang kamote natin. Okay. Kasi dito naman ay... Ang dataling daw dito ay... Ma'am, how about dito? Niyug-niyugan? Ah, palm tree! Palm tree! Yan yung nakatanong sa ating ano, pathways. Ah, palm tree. Palm tree. Ito po pag puno na, binili ito ng SM, ito po ay 3,500. Hmm? Pag inilipat na sa SM, yung malalaking puno. Diba ang SM, pag nagtatayo sila ng bagong mall, may mga palm tree silang isinusok-sok. Ito yun. Oh, napakaganda. Pwede pala tayo magbenta online ng mga... Pag ganito na sa kataba, pag ganito na, huhugutin nila doon sa mismong bilihan ng halaman. 3,500 ang isa noon. Maganda mo. Ito po ay mismo sa buto galing. Ah. Mismo sa buto. Oh, yes, ma'am. Oh, look at that. This one is seeds. Oh. Oo, yan yata ay 100 ang isa pag binili. Yes. At saka kita niyo yan, papaya pala yan. Look, may bunga na ang papaya. Look. So yan, may sili tayo. Talong, tapos sa mga, ang nakatanim po sa mga gulong ay passion fruit. Oh, passion fruit. So, kung nakikita nyo, nandito pa lang po kami sa process ng, clearing. Clearing pa lang, and then, hinahanda pa lang, land preparation, hinahanda pa lang po ang land, kasi po, magtatanim po ng bago. Okay, kasi po yung mga dating nakatanim na dyan, mga nalanta na, okay, so, papaltan po natin. Na. Tumanda na. So, yan. Ang daming sili. Yes. T-sili. T-sili na. Hindi na T-sili. So, ito na yung mga ornamental natin. Buti nakaayos na siya. Ornamental plants natin. Nakaayos na. Sobrang ganda dito. Baka gusto nyong bumisita. Yes. Oo. Mayroon tayong mga tanglad dyan. Or lemongrass. Kung gusto nyong mag tinola. Yes, ma'am. Tinola. Ang sarap niyan. Oh, yan. Ano ba yan? Sobra. Kung meron pa tayo dito mga gabi. Oh, look. Gabi as well as calamansi. Calamansi. Oh, calamansi. Kaso kulang siya ng kulang. Kailangan niyang putulan na konti. Masyado siya malyabog. So, dito po sa TCC, wala po kaming sinasayang na spaces. Lahat po na pwedeng pagtaniman, tinataniman. Ito dati sa basurahan, pero ngayon ay... So, look, this one, dating basurahan. Oh, anong ginawa po namin? Dati po basurahan, pero dahil nga po walang pasok, walang klase, ayun, dito gumapang yung talbos ng kamote. Pero ang nakalagay po dito basura, yung mga pinaggamitan ng kantin. So, kaya mga biodegradable. Oo, na-compost na po siya. Wow! Kapag tinignan nyo itong ilalim nito ay, ano na po siya, yung mga bulok na mga dahon-dahon. Yes, so very very natural or organic fertilizer. Kaya kung makikita nyo naman, sobrang husay naman ang... Pwede tayong makuha ulit ng talbos ng kamote dito. Kasi yan. Marami siyang bag, walang nang matataba pa. Yan. Yung dulo lang. Okay. Okay, ma'am. Let's go. So, meron pa po ba ma'am tayong pupuntahan? Dito na sa Decad Building, nung bago nating plano. Yan. Kangkong Avenue. Yan. Meron tayong Kangkong Avenue. Ito. Kangkong Avenue po ito. Yan. So, kangkong po ang nakatanim dyan. Dito po yung marami na po kangkong. Wow! So, ang kangkong, kala ko po ba ang kangkong usually po ay sa mga
Tubigan? Tubigan. Meron tayong dalawang klase. Meron tayong upland at saka meron tayong water. Ah. Water-based na. Upland, pwede po siya sa lupa. Ayun po, upland. Yan. Ah, upland po yung mga yan. So, upland, kangkong. So, yan ha, trivion. Hindi always na ang kangkong ay pang tubig lang. Mm-hmm. So, meron tayong upland. Meron tayong kanin ng kakong sa container. Hmm. At yung pinaka-last portion natin ay yung sa DepEd building. Sa DepEd building. Okay. Ang tanin naman po dun ay palong. So, yan ha, pwedeng mag-gardening kahit sa mga container lang. So, kung kayo ay mga nakatira sa subdivision, okay lang. Pwede kayong mag-container gardening. Yeah, preparation pa rin. So, ito po, meron po kami dito still. We are in the land preparation. So, this one is considered also as a yes o garden. Natumba lang po yung sign. So, yan. So, calamansi. Calamansi. Yan. So, look. Ready na yung plot natin. Tataniman na siya. Yun. Oh, at may mga mani na. Okay, siguro ito yung mga nauna. May mani. Okay. Meron dito yung atis. Oh, atis. Yung mga mahilig na, sabi na matatanda, yung lagi nababati. O, di, kumukuha sila ng yes, dahon ng atis. Okay. Ito po ay talong, kaso yung mga talong natin dahil ilang araw biglang umulan, kalilipat lang ng seedlings. So look, kailangan namin siyang may mga talong na nangangailangan ng aruga. I-rehabilitate natin, gawa ng sunod-sunod yung ulan ng mga nakarang araw. Okay, so meron tayong kailangan i-rehabilitate ng mga talong. Okay. Kasi hindi sila pwedeng mamatay. Kailangan nilang mabuhay para makapagbenta kami. Okay? Yes. Ah, dun ma'am, sa likod Malunggay ng Malunggay Avenue. Oh, Malunggay Avenue. May mga pangalan. Okay. So, ito naman po yung mga ornamentals rin namin. Yan. Kasi po, ano ba nga po sa magtawag dyan? Kanlungan ng karunungan. Kanlungan ng karunungan ito. Yan yung ano, yung mga nag-donate ng lupa dito sa TCC. Oh, yan. Yes. Sila yung nag-donate para magkaroon ng junior high school dito sa Sorosoro. So, sila yan, yung mga nakasulat na yan. Oo, sila yung mga taong naging bahagi para magkaroon ng lupa ang school. Dahil si DepEd, magbibigay siya ng building kung may lupang tatayuan. So, itong mga nakasulat dito sa, ano bang tawag dyan? Sa marker na yan. Garden of Donors yan. Garden of Donors na yan. So, sila yung mga tumulong para magkaroon ng lupa, ang Tingga Sorosoro, ng lupa, para magkaroon ng Tingga Sorosoro Integrated School. So, marami po sila. Hindi na po natin may isa-isa sa kadamihan. Yan, tingnan nyo po ang pangalan nyo kung kayo aksali dyan. Sobrang dami. Oo, lahat na nag-donate, nandiyan ang pangalan. Okay. Lalo na yung mga naging chairman, ayun, apat na chairman. Lalo na po yung mga apat na chairman. Apat ba o lima? Lima yan. So, yan po. Basta po lahat ng chairman so, again, na kasarap ng ating barangay. Again, thank you so much po sa lahat po ng donors. So, let's move on na po. Balik po tayo sa gulayan sa paaralan. Now, meron po tayong tinatawag na Malunggay Avenue. Okay. So, when you say Malunggay Avenue, malamang, puro Malunggay. Look. Wala na ito, ma'am. May buta. Oh, yes po. So, yan. Puro Malunggay po ito. Isang diretso po yan. Ito po yung tinanim namin noong 2017, Brigada Eskwela. Oh, 2017. Pag ikaw nagtanim, alam mo kung kailan siya itinanim. Yun. So, meaning to say talaga ang ating gulayan sa paaralan, focal person, very hands-on na alam niya kung kailan tinanim. So, during 2017, Brigada Eskwela. Okay. So, puro palunggay po yan. So, yung mga teachers na kailangan ng pampagatas. Yes. Hindi na kailangan bumili. Mm-hmm. Sobrang daming malunggay. Yeah, mahal din ang malunggay sa palengke, no? Yes, ma'am. Although ako ay merong malunggay na nakatirik dun sa malapit sa amin, eh dinakuha na lang. Opo, maraming maganda yung may sariling tanim. Opo. Yan, so ito na ang inyong area, ma'am. Ito na po ang sariling yung itanim dyan. Ito po ang area ng senior high school. Kahiyahiya man po sabihin, ako po ay senior high school teacher po ako at malaki po naman po ang naging improvement. Malinis na po yan. So, ready na po siya sa ano bang balak niyong itanim dyan? Kalabasa Yes po, kalabasa, talong, okra. Actually, meron na kami ma'am seeds.
Nag-donate na po ang aming very generous teacher, si Ma'am Divine. Bumili pa po talaga siya ng seeds. Worth 300. Yes po, bumili pa po siya. So, sana sa sunod kong vlog ay makasama na itong area ng area ng senior high school. Okay. Kalamansi Avenue. Sobrang dami ng kalamansi. Meron pa talagang tinatawag na Kalamansi Avenue. Sa may avenue dahil nandun yung pila ng mga gulay na yon, mga fruit bearing vegetables na yon. Kung okay. Saan siya marami, yun po yung tinatawag na avenue. Ah, yes. Dati meron kaming Tanglad Avenue, kaso ilan na lang sila ngayon. Ay, ma'am. Super dami Tanglad. Sentronella po yun. Ah? Yung gamot sa pampawi ng lamok. Oh, ang bugaw. Okay. So, yan. Ito po ay tanim ng Grade 10 last year. Project namin sa TLE na sila ay bago mag-graduate. Ay kailangan meron silang meron silang legacy na halaman dito sa school. Wow, napakaganda nun, ma'am. Mm-hmm. So ngayon, ang naisip ko, imbis na ornamental trees katulad ng fire tree na tanim namin noong 2013, hanggang ngayon ay maganda pa rin siya. Eh sabi ko, kalamansi, dahil ang kalamansi all season, napapakinabangan siya, basta mamumunga lang. Yes po. Actually, meron na po siya mga bunga. Yan. Ito po maliliit pa lang siya, so since nandito ako sa senior high, malamang ako makikinabang yan. Okay. Joke lang. Ito po ay tanim ng grade 10, yung dalawa. Yung tatlo po ay tanim ng Boy Scout po yata. Yes, ayan po. Kasi lilimang grupo lang kasi yung grade 10 ko, kaya hindi namin sabi natin yun namin. Okay. Bawat area ng school ay meron silang kalamansi tinanim. Okay. So, yun. I think doon na po nagtatapos. At meron pa rin po kaming tanglad dyan. At meron pa po kami ditong halamang gamot na oregano. Yung okay. Yung ano, sentronella. Yes. Maligaw sila. Magkapareho ang tura ng tanglad at sentronella. Ito po ba ang sentronella? Yes. Tatlong pera. Ito po ay tatlong strand lang po ito ang binili namin. Worth 100. Look at that. Sobrang laguna niya. So, sentronella. Parang ito yung mga ginagamit sa sa lotion. Lotion. Aha. Pwede mo rin siyang gamitin ngayon. Ang gagawin mo lang, ganito. On the spot. Yes. Ito po ang gagawin natin. Gugupitin nyo po ng maliliit. Tapos, ipapahid nyo sa inyong damit. Maliliit. O kaya pwede naman ganyan. Ah, ganyan? Ganyan. Tapos, maamoy na po siya. Ah, oo nga. Sentro na. Ayan. O, ayan. Amoy mo. Oh, ma'am. Super galing. Hindi ka na niya lalapitan ng lamok, lalo na yung carrier ng dengue. Super galing nito. Mas maganda pa ito pag nilagay natin sa BCO. Virgin coconut. Actually, ma'am, bumili ako ng sentronella na room spray. Ito na yun. Yan na yun. Ang mahal-mahal man ng bili ko, parang 350. Oh, ito, libre. 350 kasi syempre, magaling na yung nag-iingat at saka pang pabango rin sa room. Ngumbang, oh, ang ito ano. Ito na nga pala yun. Sentronella. Okay, lesson learned. So, yun. So, look at that naman. Ang daming benefits po pag meron po tayong gulayan sa paaralan. Kaya, dapat po natin itong isabuhay. Okay po. So, that's all for today. Thank you so much for watching. Bye! See you again next time. Bye-bye!